So babalik po ang ating programa para po sa ikalawang bahagi ng ating panel discussion segment. Kanina, Sir Alan, pinag-uusapan natin yung mga course offerings ng ating mga bisita, no? At kung paano nila pinaghandaan itong implementasyon itong senior high school. Ngayon naman, alamin natin kung ilang slots po ba yung kaya accommodate ng mga paaralan po natin. Ayan. Unahin natin si Ma'am Rosario Soriano po. Actually, yung sa survey namin, ang naka-alat na slot sa GAS ay 120 na students. Although, baka kapag natuwa yung mga bata, doon lahat mag-enroll. Kanina ang aming slot is 120, kaya kami nakapag mag-gas kami. Mm-hmm. Then, when it comes to ICT, it's around 85 to 89 yung survey yun. Yes, ma'am. No? And then, ang housekeeping namin ay nasa 47. Apo. So, base po sa mga slots na yun, Ma'am Jen, ano, sapat ba, ma'am, yung slots na yun for all the graduating of fourth year high school? Actually, hindi. Kasi, supposedly, kung ipoproject namin yung enrollees ng grade 10 ngayon, which is 436 na ang dami, ma'am, ngayon, projected kasi yan na yung 40% might go to private schools. Kasi meron talaga nung during the survey na prepared nila na mag-private schools. So alam naman po na mga estudyante, ma'am, yun na we cannot accommodate all of you. So you go to private school. Alam nila, pero sabi nga hindi ka naman pwede tumutuloy. Yes, ma'am. Pag inusunan niyang doon, doon sila mag-aaral, mag-aaral. Pero as much as we can, in-encourage namin sila na there is another world na pwede silang mag-take ng course na gusto nila na hindi naka-offer sa amin. So yung may gusto ng ABM, ng HAMS, may gusto ng cookery na may malapit kasi private school sa amin, sabi nga namin, why not? Lalo na kung can afford yung family. So parang yun ang pinaka-challenge sa kanila, Ma'am Jane, ano? Yung kapag, lumobo yung enrollment, ano? Yes, ma'am. We encourage them to enroll in school. And at the same time, we also encourage them to explore another world sa private school. Kasi chance na nila yun total magkakalit sila. Why not try na mag-start sa private school sa senior high school? Pero ang main ano pa rin namin is to keep them in the school as much as we can. Pero klaruhin lang natin, no, ma'am, kung ang slots po na nakalaan para sa inyo, na naka-report po dun sa DepEd po ba ito or sa SHED, ay yung slots po na yon, pwede po ba tayong sumobra dun? Mag-accommodate mas sobra dun? Hindi naman siya naka-box na 120 lang Kasi po, ang kinoconsider ko, ma'am, kung yung ating senior high school ay talagang skills po yung ating ituturo sa mga bata, ano, parang kung masyadong marami, hindi po kaya... Hindi yung 120 na yung sport, academics. Apo, academics. Apo. Roughly 55% ang slots lang sa kanila. Kung pagbabasihan natin yung enrollment nila, ma'am, ngayon na 436. Parang 55% na. Kaya nga yung 60% yung matitira sa amin. Na at least 60% yung makuha. So, isa rin yun sa mga ina-advertise, sabi nga, Ma'am Jane, o in-encourage sa mga estudyante. Kasi nga, 60% sana ang mapunta sa public schools, 40% doon sa private schools. At hindi naman sila papabayaan ng gobyerno dahil meron nga yung sinasabi kanina, voucher system. Alam po ba ni Ma'am, ni Ma'am Ipurong kung magkano, Ma'am, yung sa voucher system nila? Ang alam ko ay, tayo ay nasa sakop na lalagay doon sa 17,000. So, ano man yung top-up na doon, halimbawa mag-aaral ka sa isang eskwelahan na mayroong tuition fee na 20,000. So, yung top-up doon, yun yung magiging shoulder nila ng magulang. So, yung 17,000 na yun is malaking tulong na sa mga batang nagnanais talagang mag-aaral din naman sa private. Hindi po kaya yun yung pinaka-rationale kung bakit nagkaroon ng limit yung mga slots per school para magkaroon naman ng client yung mga private schools. Ano po, since isa-subsidize din naman nila yung tuition. Meron na rin ang idea doon kasi
hindi naman natin kayang ibigay ang quality education kapag ka talaga inakap namin lahat ang bata. Siyempre, hindi naman basta mag-aral lang sila, mapumasok lang, hindi ganon. We want a good and quality education for our students. So, hangga't maaari, if we can encourage them, yung 40% to be in a private school, mas maganda. But if not, sabi, tinanong ko nga din yan eh, kung halimbawa nag-exceed ka sa SLAC, it's okay. Pero let us encourage them para naman hindi naman tuteng wala tayong mga mag-estudyante doon sa ano, at nang hindi crowded sa school. So, tsaka maibigay natin yung quality education eh. Kasi kapag ka nag-more than 40 o let's say magkaroon kasi isang klase ng 60, parang hindi na maibibigay yung maganda na education na gusto natin mangyari. Mm-hmm. Hindi po ba? Kaya yung mga may kaya-kaya, Ma'am Jane, ano, to travel din, ano, to pay for the expenses sa travel nila going to private school. Yes. Pwede na, ano, kasi kung at lalo kung dun din sila magtutuloy na kolehiyo para magkaroon na rin sila ng ano, kumbaga eh briefing ano nung kanilang magiging alma mater kapag sila ay naging kolehiyo. Yeah. Pero itong voucher system din po na ito ay limited din po, ano? Limited edition. Ganun eh. Hindi pwedeng ma-accommodate din lahat ng gustong pumunta naman sa private school. Sino po? It's 40%. Kung lahat ng gustong pumunta sa private, okay lang sa kanila. Gusto nga nila dumami yung kapit ng eskwela eh. Dahil nung doon sa advantage. Pero kaya lang po. Kalat yung slot siguro. Oo, yung hindi naman siguro kayang i-subsidize ng ating gobyerno. Ang pangyata ng government doon, ay dalawang taon lang sila. Pag hindi sila nakapasa doon, magbabayad na sila. Yes. Limited period. Limited period. Oh, kasi dalawang taon lang naman po talaga yung senior high school. Ano? Hindi pwede magbulakbol. Ano? So, kasi pausikilit. Yes, ma'am. Yes, ma'am. So, maganda po yung ating discussion doon. Ano? At siguro, Ma'am Jane, baka nakakasana yung mga private school administrators sa mga susunod na linggo para naman hikayatin din yung ating mga mag-aaral, magulang na i-enroll yung kanilang mga anak nga sa kanilang paaralan. Ayan. So, at nakikita natin ano, yung talagang collaboration, partnership ng public and private schools na hindi ngunit public schools tayo ay inaano natin, sinusolo natin na sa atin na lang yung mga ano yung mga mag-i-enroll. Saka isa pa, mayroong mga private schools na nag-o-offer na walang top-up. Yes. Na talagang yes, kung ano lang yun nasa voucher system, yun lang ang yun lang ang ipapabayad nila sa mga bata. So, hindi na sila magpapadagdag. So, isang malaking tulong yun para sa mga magulang. Kasi ang poproblemahin na lang nila is that yung traveling expenses. At may mga private schools pa nga na nag-o-offer even the transpo. Yeah. Diba? So, talagang sabi nga ni Ma'am Jane na baderama kanina ay partnership. Yes, totoo yun. Sana ma-pinpoint natin ano kung sino-sino yung mga private schools na yun, ano, para sa next episode natin, Ma'am Jane, ano, kung meron tayong pagkakataon. Ayan. So, syempre po hanggang ngayon po ay naghahanda pa rin ng ating mga school heads at ganda yung mga guro para po sa senior high school. Kumustahin po natin yung kasapatan ano ng kanilang mga facilities para po sa kanilang mga i-offer na courses. Unahin po natin sa Eastern Cebu, Ma'am. Kumusta po ang ating facilities? May kakulangan po ba at kung meron man po, ano pong ginagawa ng paaralan, ma'am? Sa totoo lang, talagang napakalaki ng kulang para sa aming paaralan. Sa susunod na taon, sa yung 2016-17 na yun, 2016-2017, na yung full implementation talaga ng senior high school, sa ngayon, wala kaming facilities, rooms, kailangan din namin ng teachers, pero gumagawa kami ng paraan para ito ay mapunan. Yung mga lumalapit nga kami sa City Hall, sa CEP, para mabigyan kami ng mga buildings. Ang sabi naman ng DepEd ay mayroon silang naka-appropriate na building para sa school. So yun ang inaasahan namin. Saka yung teacher na ibibigay nila mula sa DepEd. Let's just pray, Ma'am Jane, ano, and we hope na dumating siya agad-agad, ano, para siyempre maganda kapag unang pasukan naman sa susunod na taon eh handang-handa na. Meron na nga pagdating na ng pasukan. Kaya pa naman siguro sa loob ng ano no, one year. One year.
Sa bagay, yung bahay nga, eh, madaling nagagawa. Eh, no? Kung yung isang, ano lang, child. Diba, ang kontrata naman sa pagtatayo ng building, 45 days. Mm-hmm. So, kaya-kaya kahit ilang building pa yung maibigay. Basta may building, ano po? So, sa loob ng, sa loob na isang taon, mm-hmm. ay ilang buildings yun? Mm-hmm. 10 buildings ba? Kapag ano sila, ano? Ayan. Isang classroom, 45 days ka na naiwan eh. Nabanggit po ninyo, Mama Eloisa, kanina yung inyong exploratory sa inyong grade 7, tama, ma'am? Sa SMAO, para sa SMAO, ma'am. May mga basic. Apo, may mga equipment na po ba tayo for the welding, ma'am? Meron naman kaming welding machine. Talagang ito, yun yali siguro ang naka-encourage dun sa ano namin, sa mga eskwela namin na pumili ng SMAO. Kasi yung mga product nila, pagkayari nila ng yung grade 10 na yon, ay magaganda naman yung product nila ng sa SMAO. Kaya na-encourage sila na yun nakuhanin sa senior high school. Ayun. Halos sa pare-pareho nagiging problema nung ating mga bisita, no, na mga school heads, yung building talaga. Pero pagdating sa facilities, available na. Input na rin, oo. Kulang lang, kulang pero may available naman na ang mga facilities. Meron naman kaming available space para pagtayuan, maski ilang building ang ipatayo nila. Oo, nga, ang luwang-luwang. Maluwang po kasi yung isang kamay. Lalo yung gitna, ano. Maraming, ano. Sa mayap-yap naman, diba ko tayo, Ma'am Jane, building din po ba kailangan ni Ma'am? Of course, we need classrooms. Mm-hmm. Pero yung classroom na yan, syempre kailangan may kasama din mga laboratories, mm-hmm. like computer laboratories. Mm-hmm. Sa ngayon, meron kami dalawang computer laboratories. Mm-hmm. Meron din kami mga pang sa cookery na laboratory. Alam namin na yun ay kukulangin kapag meron na kami senior high school. So yun yung aming kailangan na kung sakali talagang hindi pa darating, eh kaya naman namin i-accommodate talaga yung mga bata dahil doon sa mga available facilities na yun. So doon lang na yung mga yan, yung ginagamit ng mga grade 7 to 10 na yan, ay yun din ang gamitin ng mga senior high school grade 11 and 12. Kompleto rin po kami. Marami po kami buildable space. We are waiting for the 20 classroom, 4-story 20 classrooms and the 2-story 6 classrooms. Nasabi ay nakalagay na po doon sa school namin, pumunta kayo, nakalagay po, on this side, soon will rise the 20 classroom. The 4-story 20 classroom and another side po, on this side, soon will rise the 2-story 6 classroom. Yun po yung nihintay namin. At sana po dumating. Ayan, saan naman po magmumula yung 20 classrooms na yun? Yung 20 classroom po na yan ay hiningi po namin. Sa ngayon po ay naka-forward po yan sa LGU, sa SEF po. Mm-hmm. Pero yung 6 classroom po, yung 2-story 6 classroom ay para galing sa DepEd. Hanggang galing sa DepEd po yan. Yung po bang 20 classrooms, ma'am, J-type po yun? Hindi, iba pa ma'am yan. Hindi po ako. Hindi po. Alam, basta po doon sa SEF namin, may request. Uh-huh. May letter po kami, may project proposal. Yes, lahat po na yan. At saka yung mga, kasama na doon yung mga laboratories, computer laboratories na yan. May nag-ocular inspection na po ba doon sa lugar? Mayroon na pong nag-ocular. Mm-hmm. Siyempre po, kaya natutuwa kami. Para nakikita na namin na may katotohanan na. Nag-groundbreaking ceremony na sila. Wala nang atrasan yun. Wala na. Talagang wala na. So, yun lang naman sa kanila sa in terms of facilities. Sa San Josef po yata, ma. Kumusta po? In terms of buildable space, kung mapupunta ka sa eskwela, uh-huh. makikita mo, ay, wala nang buildable uh-huh. space. Pero ito po ay sinolusyonan ng ating uh-huh. mahal na mayor dahil through the effort of the city government, kay Mayor Jay po, ay nagbigay ang city government natin ng 2,000 square meters na lote na pagtatayuan ng building para sa senior high school. So, doon na po matatayo yung 2-story 6 classroom na magmumula sa DepEd. And then, sa Kapitan Pepe po ba? Sa Kapitan Pepe po yun nakalocate na malapit lamang doon sa aming paaralan. So, isang malaking tulong ito para sa mga mag-aaral ng San Josef National High School dahil talagang kahit may kakulungan kami sa lote, sa buildable space, ay nagagawan pa rin ng paraan. Mm-hmm. Hindi sumusuko ang ating mahal na mayor sa pagsuporta sa K-12. At gayon din naman, ako po ay natutuwa at lubos akong nagpapasalamat sa katabi naming paaralan sa elementary. Sasabihin ko na po ngayon, Ma'am Vicky, at sa lahat ng mga guro ng San Josef Elementary School, gayon din sa PTA nila, ako po ay nagpapasalamat dahil kinonsidera nila
yung matagal ng plano o yung plano pa nung una through Ma'am Rose, yun pong mabubuksan yung pagitan ng San Jose National High School at San Jose Elementary San Jose Elementary School para doon matayo yung J-type building na kung saan yung sa ibaba na floor, yung first floor ay gagamitin ng elementary at yung second, third at kung abot sa fourth floor ay yun ang gagamitin naman ng high school. So there will be a partnership between the two schools. Ibig sabihin po ba ay titibagin yung pader, yung bakod sa pagitan nito? Yun na po ang magiging pader. At diba yung building na, siguro ng konting lupang ma-occupy yes. Kasi talagang yun ay talagang kakain ng lupa na magagaling sa elementary. So isa rin yun na solusyon, no? Pangmatagal ang solusyon yon para dun sa matagal ng problema doon sa kakulangan ng lupa na mapagtatayuan ng mga buildings. Sa Marciano naman, ma'am, ano po ang ating problema pa sa facilities kung meron man, ma'am? Actually, mayroon kaming may existing facilities. What we need now is siguro additional classroom. Meron kaming dalawang buildable space na kung saan ay may mga condemned na old buildings. Antik no? na. Mga unang building yan nung napunta ako sa MR nung ako ay teacher one. And then we have another buildable space, yung pinagtulungan ng mga magulang, mga mag-aaral at yung paaralan, yung 1,000 square meter namin na bagong acquired. Kasalukuyan namin pinapapaderan para dumating na yung, meron kasi kaming 2-story 6CL classroom na hinihintay. And ang sabi naman, once na makita yung lugar ay ready for construction, ibababa ang classroom. Ito pong 1,000 square meters na to ay paano po na-acquire ng school? Namana ko to dun sa initiative ni Ma'am Sarangaya, yung dating principal ng MR. So, inumpisahan nila yon, and then nung nag-retire dyan, naiwan sa akin yung karugtong ng responsibilidad at naitagpos namin noong December. Binili po yung lupa or dinonate lang? Combination siya. It is donated and at the same time, nagbigay lang kami ng parang honorarium dun sa may-ari. Kasi nga talagang kailangan ng school. So sabi naman ng may-ari para sa edukasyon, para sa maraming bata, why not? Napakagandang balita kasi. Napakagandang balita kasi na nakakarinig tayo ng mga ganun na ano, nagdo-donate ng lupa para sa ano no, sa school. At saka yung mga school ko pag medyo generous pa pinapangalan sa nag-donate ng lupa yung ano, yeah, yung pangalan. School namin donation yon at yung nag-donate din sa amin in the form of donation din ay related doon sa mga taong originally may-ari ng lupa. Opo. Kay Marciano del Rosario. Ayun. So, Ma'am Jen, naghihintay lang talaga yung ating mga eskwelahan at ating mga school heads para doon sa mga darating na mga dapat na kailanganin. Ano? So, I think medyo nararamdaman ko, no? Parang nababibes na, sabi gano'n na malapit nang dumating yung kanilang mga ano na yan sapagkat talagang dinidikdik din yung ating local government para tumulong talaga sa senior high school. Ano? Bukod po ba sa city government, sino pa po ba ang ating pinaniniklohodan? Yun, tama yan. I mean, sino pa po ang tumutulong ano, sa atin para po sa implementasyon po ng senior high school sa Eastern Cebu, ma'am? So far, wala namang, wala pang yung taong talagang, kasi kami naman, meron naman kaming buildable space din namin kailangan. Ang talagang kailangan namin building, meron namang manggagaling sa DepEd. Siguro naman, doon sa magiging mag-aaral namin, sasapat yun. Kasi ang mag-aaral naman namin ay parang 240 lang yung naka-slot para sa school.
Sa Mayapyap, ma'am, trinay niyo po ba na lumapit sa isang private individual yung talagang super yaman to donate something para sa senior high school, ma'am? Sa ngayon po, wala. So, we just try to tap yung mga ating LGU, yung DepEd, at saka po yung ating mga taong. Kaya lang ala po kami makita ang taong kagaya yung sinabi niyo na malaki na pwede mag-donate ng mga buildings. Kaya po hinintay namin yung tulong mula sa LGU kala mayor, yan. Yung SEF po natin, yung pondo natin doon, yun po, yun ang hinintay namin. Sa dalawa po natin kasama, wala, hindi nyo pa umtrinay? Siguro in the future, pero sa ngayon ay doon muna kami nakakonsentrate. Doon sa maitutulong ng LGU. At pero hindi naman namin sinasara ang pinto ng paaralan sa lahat ng mga gustong tumulong. Diba? Sa lahat ng mga gustong tumulong para ang ating K-12 ay talagang maging isang matagumpay. Diba? Para maging matagumpay ang papatupad natin ang K-12. Sigurado, ano, Sir Alan, na pag dumating na yung building, tsaka magdadating yan yung tulong, magdo-donate ng mga ano, no, mga equipment, ayan, sunod-sunod na. Pero siguro yung mga alumni, ano, isang armchair, no? Yes. Parang gano'n. Diba? Tapos ano na lang yung pangalan nila sa likuran ng upuan. Sa amin kasi wala pang successful na masyado sa aming mga alumni dahil bago lang kami. Magasana, parang 6 na taong pa lang yung may graduate kami. Sa aming paaralan naman, yung alumni, though marami ding mababait na alumni, kaya lang hindi ganun ka generous para magbigay ng mga building. Siguro sa pagkataos na mga building. Upuan, computer, yes. Mga welding machine, ganun naman. At mga... Sa mga ganung bagay, yun. Meron yun. Pero yung pang malakihan. Yes, mga ganun. Pero building. Magbigay ng isang electric fan. Maray nyo pa may nanonood sa ating yun. Alumni na mayap-yap. Sa stakeholder po, ano, na malapit sa inyo, ano. Ayan. Sige, ma'am. Yes, ma'am. Sige nga po. Ang aming paaralan na actually ay may hinihintay na katuparan na isang pangako sa amin, and calling Ma'am Ria Vergara. Yes, ma'am. Para sa katuparan ng isa namin hinihiling sa kanya, and we're praying na maging possible lahat. Medyo nagkakaproblema lang kasi kami sa... May isa kaming requirements na hindi makuha. Yes, so, we're trying to settle that. And pagdating sa alumni, kasi madaling, what do you call that? Magparamdam sa mga naging graduates ng paaralan, mga facilities. Eh, pagdating sa building, sabi na ma'am, pagtama namin sa loto. Natatawa ako, sabi ka, tumataya ba? Hindi. So, it means... It is something impossible pag ganun kalaki. Pero kung mahingan mo ng flat TV screen na 39 inches, they are willing naman. Mabilis dumating. And sa MR, napakadaming generous na bats na sama, abot kaya nila. Isang ano lang, brigada eskwela, isang letter lang, isang harana lang, binibigay lahat para sa paaralan. At pwede sana yung alumni teachers, ano, ng Marciano, kaya lang puro school heads yung mga alumni teachers ng ating ng Marciano. Oo, sa MR, ano. Mga tigi-tigi isang building. Alumni na teacher. Hindi alumni na Loy at Manora. Sa school na lang meron. So mabilis sila po, kasi wala lang po tayong mga oras. At siguro po, bigyan na po natin sila, Ma'am Jane, na pagkakataon, ano, para sabihin din yung kanilang mga advocacies pa, ano, para sa senior high school program sa kanilang paaralan. Unahin naman natin si Ma'am Leonora, ma'am. Muli po sa lahat ng mga nanonood at nakikinig sa DWJJ, ang paaralan po ng San Josef ay masasabi ko po ang handa na sa pagpapatupad ng K-12. Sabi nga po namin noong nagbukas ang school year noong pong Lunes, isinigaw ng lahat ng mga mag-aaral ng mga batang K-12 na handa na ang paaralan San Josef sa pagpapatupad ng senior high school. Sila nga daw yung mga batang K-12. At sa lahat po ng mga supporters o gustong sumuporta
sa lahat ng mga pangangailangan ng paaralan para sa pagpapatupad natin ng senior high school nito. Sabi ko nga po, bukas ang paaralan sa lahat ng gustong mga tumulong sa kahit na anong paraan. So, dito po, maraming salamat po. Ma'am Jane? Sa amin po, sa aming paaralan, kami po ay kumakatok sa lahat na may ginito ang pusong nais tumulong. Gaya po na ipinadama ninyo noong panahon na may Brigada Eskwela kami, sa lahat po ng tumulong sa amin ng Brigada Eskwela, maraming salamat po. Kahit na pinakamaliit na bagay na ibinigay niyo sa amin, napakalaking tulong po sa paaralan. Kaya po, masigit dito ang hinihintay namin, buhat sa inyo, mabubuti at mapagpalang kamay. Yung mga taong nais magbigay sa amin ng mga biyaya, mga buildings, inihintay po namin lahat yon. Mayor, sana po ay magkaroon na po ng katuparan ng aming 20 classroom building. At ang aming po paaralan, ang Mayapyap National High School ay kasama nyo sa K-12. We are K-12 ready. And, Ma'am Eloy? Ang Eastern Cebu National High School po, sabi nga nila, maski kulang ng facilities, kulang ng mga classrooms, pero kami ay ready sa K-12. Gagawin namin lahat ng paraan para maisakatuparan ang ang K-12 para sa eskwelahan, sa paaralan. Ma'am, ano po? Ma'am Rosaria, ma? Ang M. Del Rosario National High School po ay isa sa mga paaralan ng Kabanatuan City na sa simula pa lamang ay pinagandaan na ang senior high school. Pagdating sa K-12 curriculum, nasa ika-apat na taon na ng pagpapatupad ang paaralan at masasabi at makikita na ito ay talagang handang-handa na. Para sa senior high school, ang paaralan ay ginagawa ang lahat ng makakaya. Nakapaganda na kami ng mga lupain or lote na maaaring tayuan ang mga classroom. Ang mga guro na matuturo ng techbook ay halos karamihan ay NC2 holders na. At ang paaralan ay handang-handa para sa pagtanggap ng aming mga mag-aaral sa senior high school. Sa mga darating pang pangangailangan, patuloy kaming umaasa na ang mga may ginintuang puso ay patuloy pa rin kaming pagkalooban ng tulong sa tuwing kami ay lalapit sa kanila, lalo-lalo na through Brigada Eskwela. Thank you. At isa na naman pong edisyon ng Balitaan, Turuan at Talakayanan yung natunghayan sa ating pong programa, Deped Hour. Ako pa rin po inyong nakasama, Alan David Valdez. Nagpapasalamat po kami sa aming mga naging panauhin ngayong gabing ito sa edisyon ito ng Deped Hour. Mula po sa Mayapyap National High School, Ma'am Mary Jane Ipurong. Mula sa San Josef National High School, Ma'am Leonora De Jesus. Mula naman sa Marciano del Rosario Memorial National High School, Ma'am Rosario Soriano. At mula sa Eastern Cebu National High School, Ma'am Eloisa De Leon. Sa ngalan po ng ating Schools Division Superintendent, Dr. Roda Razon, sa ngalan po rin ng Office of Media and ICT, ako po si Jane Valderrama. Abangan po ninyo ang susunod na programa, Slow Moments and Memories with Jade Christian. Magandang gabi po.